Yun. Okay. So, carabiner keylace using sublimation process. Napakaganda. Disclaimer, kaibigan. Ang video tutorial na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at karanasan. Ngunit hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Hangad ko lang po ay makabahagi ng aral sa iba. What's up mga bay? Welcome back po sa channel natin. Nung Goryo, nagbabalik. Sana'y nasa maayos kayo na kalagayan ngayon dyan. Kung saan man kayo nanonood. At maganda yung araw nyo. Hopefully. Today, isishare ko kung paano gumawa ng carabiner keylace using sublimation process. Kagaya nito. Maganda. Not so costly. Depende na kung paano mo may market, but for me, napakagandang kitaan din ito sa market. Okay, so sa mga bago pa lang sa channel natin dyan, pasuyo, huwag ka nang magatubili pa, i-hit mo na yung subscribe button, tsaka idamay mo na yung notification bell para manonotify ka sa mga upcoming uploads natin at makagawa pa tayo ng mga marami pang video para marami pa tayong matulungan ng mga kaprinting natin dyan. Okay? So, unang-una, yung materialis muna natin, of course, hihimahimayin ko yung pinaka-head niya, yung mismo carabiner niya, okay? May tatlong kulay ito eh. Actually, marami itong kulay. May gold, may red, may black, may blue. So far, yun ang mga pinaka-common na mga kulay. No? Tsaka yun din yung ginagamit ko. Ito yung gold. Maangas talaga. Gold, red, carabiner keylace, black, tsaka yung blue. No? So, magvavary sa design natin. Para sa akin, kung black yung design ko, of course, yung gamitin ko, it's either black para mag-complement siya or itong gold. No? So, ganyan ito. Leakers. Gold. Purple and gold. Bleed, purple and gold. So, yung ginamit ko is yung gold na head. No? So, magbubili ka nito, may kasama itong ring. Kasama nito. Of course, in order para ma-symbol mo, yung dito, need mo yung rivets. Ito, yung rivets. Right, so, dito. I think mostly sa mga nanonood natin dyan, alam na ito, but yung ginagawa ko is sinishare ko yung part ko kung paano gawin siya na mas effective, mas makatipid ka ng oras, tsaka mas maganda yung resulta, mas makahatag ka pa ng maraming customers. So, sa laro kasi nito ngayon, marami na din ito sa market, but para sa akin, inuulit-ulit kong sinasabi na nakakalamang ka lang kapag marunong ka mag-strategize ng design para sa mga ganitong paninda mo. Okay, so laruin mo na lang sa design mo para maraming tatangkilik sa gagawin mo na keylace. Okay? So, yun, carabiner, part niya rin yung ring, rivets, see? Of course, yung blank sublimated na sling, lanyard, I don't know, sling yata. Sublimated nga, for sublimation, na sling, blank, ganito. No, so, ano pa ba? I think yun lang, no? So, ipapakita ko yung sunod na process kung paano ko ginagawa yung layout process ko, tsaka yung printing yung pinakamahalaga talaga, tsaka yung pag-press, no? So stay tuned, huwag mong i-miss out yung mga detalye para may matutunan tayo ngayong araw, okay? So samahan ako, tara, sa layout process natin, let's go! Punta tayo sa Photoshop natin. So handa na akong layout dito para sa ating carabiner keylace. So again, yung lace na ginagamit natin para sa carabiner is yung 3/4 inch na lace, kasi may 1 inch din ito eh, no? So hindi siya magkasya sa head, carabiner head natin, no? So para sa ganitong project, ang gagamitin natin again is yung 0.75 inch o 3/4 inch na lace, no? So ito, nandito na tayo sa ating design, may naka andan ako dito, may mga gap na para sa ating tape. So you choose, galingan mo, ikaw na lang mag-maximize sa design mo. Tapos, i-contrast mo dun sa head ng carabiner mo.
Okay, so ayan. Pasya na sa A4 size na paper ko. Na pala yung pinaka-importante basta sa ganito mga proseso. Kung anong size ng sling mo para sa lace mo, pasobrahan mo yung print design mo ng kaunti. No? So in this case, 0.75 yung lapad niya. So pasobrahan mo ng kaunti para hindi makita yung white portion ng blank na lace. So if everything is good and fine, proceed tayo sa printing. Control P. Ayan. So yung printer ko is L120, printer settings, A4, more settings, sagad mo na sa quality, and of course yung pinaka-importante sa more options, mirror image, huwag mong kakalimutan, i-check mo yan, yung mirror image. And then, if it's good, bignasan mo na! Ayun, ito na yung na-print natin na design sa using sublimation process, no? So nilagay ko na yung blank na sublimated na lace. Ayan, so ilagay na natin sa machine para i-press. Ang oras pala natin tsaka yung temperature. Ang temperature natin is around 200, no? Tapos yung oras niya is 45. Tapos yung pinakamahalaga, yung susi talaga nito, yung pag may ginagawa akong ganito, kagaya nung sa sling, yung ID sling talaga, yung unang ginagawa ko is pinipipress ko muna yung blank na sling natin. No? So kahit mga 20 seconds lang para unat yung grain ng sling natin. No? So walang kulubot, tsaka plain na siya para fix yung lapat ng ating design, yung print para sa ating carabiner na key lace. Okay, so yun ang pinakaunang tip. Pag mag-press ka, pre-press mo na. Pre-press. Ugaliin mo na lang sa mga sublimation process mo. Pre-press talaga, no? So sa carabiner, sa ito na process, pre-press mo ng 20 seconds. Tsaka mo igwasan ng 45 yung oras niya. Again, yung temperature niya is around 200, tsaka yung oras na is 45. So, pwede na ito. Sana natin. A few moments later. Ayun, so let us see. Alamigin muna natin mga ilang segundo. Okay? So ayun, ito na po mga kaibigan, ang finished product natin. So napakaangas. Kita. Maganda talaga pag yung unang proseso is nagpipre-press ka, tapos yun, dating ng final press, napakasubit. So, ito ko rito. Right. Okay, so ayun, may na-symbol na ako dito. Ayan. Ito na yung finished product na sa likod. Alright. Harap sa likod. Okay. Yun. Okay. So, carabiner key lace using sublimation process. Napakaganda. Napakaganda, lalo na yung design mo is very strategic, so mabenta talaga. So sa mga kaibigan natin dyan na may mga katanungan regarding dun sa na-share ko na tutorial, pwedeng-pwede ko kayong mag-comment or mag-suggest sa baba. Willing ho natin tanggapin yan. Kung may mga katanungan, sisikapin natin na sagutin ha. Okay, so sa mga hindi pa nakasubscribe, malaking tulong po
na i-hit nyo na yung subscribe button, tsaka idamay mo na yung notification bell para manonotify ka kung may bagong uploads tayo, para makagawa pa tayo ng bagong video. Tsaka i-like mo na rin itong video na to. Okay? So maraming salamat sa mga sumubaybay, nakimig, at may natutunan. Hanggang sa muli, this is Nongoryo. Bye-bye!